Retiradong Information Officer ng Calamba City LGU noong pang 2017 ang 68 anyos na si Peter Capitan. Isa raw sa kanyang trabaho ay ang pag-aasikaso ng pagdiriwang ng kaarawan ni Gat Jose Rizal mula noong 1985. Ayun nga, yung mga events dito, tulad niya, Rizal Day Celebration, yung June 12, ba't ibang mga events, ako yung nag-handle nung araw. Alam nyo, napunta pa kami ng Isabela, Tarlac, Pangasinan, para imbitahan yung mga, yun ang followers ni Rizal, iwatawat ng lahi. At kahit wala na sa serbisyo, ay nag-aasikaso pa rin ng mga bisita tuwing may programa sa bahay ng bayani sa Calamba City. Malaki raw kasi ang paghanga niya kay Rizal at kahit sa ganitong paraan man lang, ay mapaglingkuran niya ito. Kasi nga, inuudulo ko si Dr. Jose Rizal. Kaya ganun na lang ang aking passion, no? Parang passion na mag-serve o mag-assist. Kaya naman malungkot siya ngayong taon na wala ang ingranding pagdiriwang sa bahay nito na tulad ng nakagawian. Pero nauunawaan naman niya ang sitwasyon. Kaya naman kahit may karamdaman sa spinal cord, nagpasama ito sa kapamilya para masilip man lang ang batang estatwa ni Rizal at ang bahay nito. Ay nga, parang gunit, parang ano ko na yun eh. Simula nung 1985 eh. Imagine mo kung ikaw nasa katawan ko, nasa pwesto ko, kahit ikaw ay may sakit, gusto mong pumunta rito sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Ginugunita ako yung anong, yung ginagawa ko. Naalala ko yung mga napakaraming tao. Ayon sa shrine curator na si Sara Iskweta sa Museo ni Jose Rizal Calamba, tanging ang Freemasonry, Knights of Rizal at kababaihang Rizalista ang pinayagang makapasok sa museo na mayroong limitasyong bilang. Ipinadala naman ng iba't ibang grupo ang kanilang alay na bulaklak sa estatwa ng Batang Rizal. Ang SOP naman natin or protocol tungkol sa mga ganitong events, maximum of 10 people lang ang pwedeng makasama sa event. Sobrang laking paninibago tungkol dito sa celebration natin ng birth anniversary ni Rizal. Kasi for so many years that I've been working with the agency, malaking celebration po talaga ang birth anniversary every June 19. Maaga namang pinangunahan ni Calamba City Mayor Timmy Chepeco ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Jose Rizal sa harapan ng City Hall. Ang panahon ngayon nakakaiba. We don't have to make an event and suddenly people will get infected. We don't want that to happen. So it doesn't mean that we don't celebrate it. We will celebrate it but in a very, very simple way. Bagamat walang magarbong pagdiriwang, ang mahalaga umano ay alalahanin ng turo at aral ng buhay ni Rizal. Rizal sacrificed his life for something greater, which is our own liberty. People now are also sacrificing to save us from death, di ba? So yung katulad ng mga doctors natin, yung mga nurses natin, sa mga medical profession natin, even our police, our front, everybody who's trying to help, to make, you know, to survive this time, ay sa palagay ko mga bayani rin yung mga yan. So sacrifice, basically it's sacrifice. Sakripisyo sa panahon ng problema, sakripisyo sa panahon ng pandemya, sa pagsusurvive. And that is what I call heroism. Buhay naman ang alaala ng pambansang bayani sa mga kabataan. Diba sa sinabi niya na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So bilang kabataan, dapat ngayon sa gantong panahon, sinusunod natin yung batas. Yung sinasabi niya na magtulungan. Magtulungan tayo ang mga Pilipino. Eh di dapat kung meron kang kayang gawin para makatulong sa nangyayari ngayon sa bansa, gawin mo. At kung nabubuhay si Rizal ngayon, siguradong iaalay niya yung buhay niya to be a frontliner. Kasi ano nga siya, is a doctor. Walang pasok ngayon sa Laguna dahil sa pagdiriwang ng 159 na kaarawan ni Rizal. Andrew Bernardo, ABS-CBN News.